Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update. Ito po yung pinaka-latest post, mga kaldab. O, latest post ni Mengay sa kanyang Instagram na pinag-usapan ko nga po, mga kaldab. O, pinag-usapan ng Aldab Nation at naging topic ko rin po. Medyo maraming nag-react, maraming nagagalit dahil kumbaga kaya daw po ayaw mag-post ni Mengay kasi dinidikit nga po raw ng Aldab kay Richard Folkerson. Pero lagi ko naman pong sinasabi sa inyo eh, si Mengay rin naman po kasi yung nagbibigay ng motibo, di po ba? At impormasyon na rin po. Pero bago tayo magtuloy at ituloy natin ang topic na to, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation, consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang video na to pagkatapos mong panoorin. Well, bago tayo pumunta sa ating pinaka-main topic, pag-usapan po muna natin ngayon itong mga reaksyon ng mga netizen na sinasabing nasa France nga po raw si Congressman Spotted yung mga panahong pinost nga po ang birthday celebration ni Tatay Dab. Medyo putok na yan eh, di po ba? At ang pinaka good news nga rito, mga kaldab, eh dinilit na po ng iba. Dinilit po ng mga ibang armin, main fanatics, yung nirepost po nila o yung nireupload po nilang photos na kung saan nakakalong nga po si Congressman Spotted kay Mengay na hindi naman po talaga kaaya-aya. Kahit sila naman po talaga, hindi nila magugustuhan yun eh. Di po ba? Sabi ko nga po sa mga mayayaman, never pong gagawin yan. Mare, sa mahirap, yung lalapit agad tapos susunggap. Di po ba? Eh sa mga mayayaman, di po ba? Masabi natin na sensitibo yung mga ganyan. Tapos sa probinsya pa. Real talk, sa probinsya pa. Na alam naman po natin yung mga matatanda dyan eh, may mga kaugalian, di po ba, na katulad nga po ni Tatay Dab na hindi pwedeng magmanog at hindi ikakasal, di po ba, may mga pamahiin po sila na hindi mo talaga po o kailangan mo talagang respetuhin at igalang. Kaya nga po natatawa ako eh, kaya lang syempre mas maganda na rin po yung binasag natin sila. At least marami pong nakapag-isip sa sinabi natin. Maraming, kumbaga, ngayon, nagtataka. Oo nga, no? Tama naman yung sinasabi ni Mr. Destiny na, kumbaga, para wala talagang respeto sa naganap na ganun, di po ba? Pwede naman siyang tumayo at tumabi kay Tatay Dab, di po ba? At least, kumbaga, ano, di po ba? O pwede naman sa likuran ni Mengay. Real talk, mahal Dab. Kaya nga po, ang daming nagre-react dun sa kumakalat na yon. Kaya ang ginawa po ng mga main fanatics at mga armin, dinilit na lang po nila yung photos para hindi na raw po pag-usapan, para hindi na nga po raw lumaki pa ang issue. Well, punta na po tayo dito. Maraming nagre-react at sinasabing kaya daw po ayaw mag-post ni Main Mendoza sa kanyang Instagram account. Eh, lagi daw po kasing kinukonek si Alden Richards. Bago po mag-post si Mengay, nag-post na po si Richard Folkerson. At yung post niya ay ganyan din po yung kulay ng damit. So alam na, di po ba? Pwedeng magkasama sila, pwede ring hindi, di po ba? Kaya nga po, napapaisip pa rin sa mga post ni Mengay. Alalahanin ninyo, mga kaldab, tape ang Eat Bulaga Monday to Wednesday. May pagkakataon po si Mengay sa tatlong araw na yan na pumunta ng Thailand at umuwi rin po. Ito'y base lang sa aking senaryo. Di po ba, sinasabi ko lang po sa inyo yung mga pwedeng maganap o pwedeng mangyari. Wala naman pong pilitan sa mga sinasabi ko, di po ba? Ang sa akin lang, gusto ko updated po kayo. Kaya lang po talaga, normal lang po na kung anong ganap kay Mengay, eh may ganap din po kay Alde na hindi po talaga nila matanggap. Real talk, mga kaldab, hindi po talaga nila matanggap dahil alam nyo na yung pinupunto natin. Pero sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap ipaliwanag, mahirap paintindi. Basta ang sa akin lang, kung ano po lang yung latest at ano yung pinag-uusapan, eh yun lang naman po yung ibibigay po natin.
Kaya lang siyempre maraming nagre-react dito sa channel natin, maraming bumibisita, maraming gustong basagin po tayo. Dahil sa channel po natin, nabibigyan po kasi natin ng magandang impormasyon ang mga Aldab Nation. Siyempre, yung ibang mga main fanatics na rin po napapaisip, napapatanong din po sila. Yun ang sinasabi natin, na malaking pagkakaiba nga po kapag ang pinag-uusapan at ang topic nga po ay ang Aldab. Masakit pong tanggapin, pero yan po yung katotohanan. Dito naman po, sabi ko nga po sa inyo, dito naman sa channel natin, walang pilitan. Kung ano po yung update, eh, yun lang naman po, di po ba? Katulad nga po ngayon, ng caption na nakikita ninyo, may latest na naman po si Alden. Di natin alam kung ano to, mga Kaldab, kung photoshoot ba to o TV commercial o isang para po sa kanyang bagong, alam nyo naman po si Alden, pagdating sa mga business, eh talagang kahit vacation niya, kahit short vacation niya, gagawa't gagawa pa rin po siya ng paraan para kumbaga makapagtrabaho, di po ba? Ganyan po kalupit si Richard Polkerson. Kaya sabi ko nga po sa inyo, yung blessing kay Alden tuloy-tuloy. Po ba? Kasi kung manlilin lang po kayo, o pinipilit niya pong itago yung katotohanan na sabihin natin na wala naman daw po silang relasyon ni Mengay, tinatakpan niya lang para sa kanyang sariling interest, nagkakamali po kayo. Kung ganun po, hindi siya magkakaroon ng maraming blessing. Hihinto't hihinto yan. Kasi ang kalaban niya, mga mamis, mga titas, mga senyor eh. Pwede niya naman po kasing sabihin, di po ba, na mag-move on na kayo, wala na kami ni Mengay, dahil may sarili na siyang buhay, ikakasal na siya. Tapos sasabihin pa ni Alden na tinry namin pero hindi kami nag-successful kasi kumbaga hindi kami talaga itinakda ng tadhana para sa isa't isa. Yung tipong ganon na ibibigay niya yung update pero hindi masyado masasaktan yung Aldab. Medyo maraming iiyak pero hindi siya masyado masakit dahil maganda yung papaliwanag niya. Yun ang pinupunto natin. Pero bakit hindi po ginawa ni Alden? Bakit nang tanungin siya, ang sinabi niya okay na okay? Hindi po ba? At kay Betong, bakit po kay Betong nung tinanong siya, bakit anong alam niya sa pamilya Polkerson? O siyempre, kaibigan niya yan si Alden eh. Hindi po ba? Alam niya yung mga kaganapan. Pero siyempre, wala po sa posisyon niya para magsalita. Sinasabi niya lang na okay po sila Mengay at si Tisoy. Doon pa lang panalo na tayo eh. Doon pala masasabi natin. Pero syempre wala po ko uli sa posisyon para pilitin kayo. Ang sa akin lang, gusto ko updated po kayo. Kayo na po bahala magkomento.